Hi guys, today I'm gonna show you how I roast my own beans sa bahay. Nagwe-weigh lang ako ng 600 grams kasi yun lang ang kaya nung gagamitin kong roaster. And then, isort nyo na lang yung beans nyo to make sure na walang mga unwanted things like stone or mga sanga, ganyan guys, para malinis yung beans bago nyo i-roast, tsaka bago nyo inumin. Yun yung kagandahan ng home roasting. You can make sure na malinis yung iinumin yung kape at makukuha nyo yung gusto nyong roast level. And then, preheated na nga pala yung mga yan, guys, yung coffee roaster at saka yung turbo broiler for at least 5 minutes. And then, isasalin ko lang dyan yung aking beans unti-unti kasi pag binigla mo, baka mag-stuck yung naikot na yun. Kung ano man ang tawag doon. Ayan. Ang purpose nitong turbo broiler, guys, is para may source kayo from top and then to bottom. Kasi kung kay sonifer lang, yung ilalim lang may init, then yung ibaba wala. So, matagal, mga 30 to 35 minutes bago nyo ma-achieve yung medium to medium dark roast. So, with additional broiler on top, from 30 down to 15 to 19 minutes ka na lang. And then, kahit papano malesen yung uneven roasted ng beans, pero not necessarily mawawala kasi depende yun sa beans na ginamit nyo. Kasi may mga balat pa yan at saka yung ripeness nung time na hinarvest siya kung hilaw o hinog, ayun. At ang maganda pa nito, masaset mo yung time ng broiler so it can alert you kung tapos na from 15 minutes above, ganyan. And then, meron din siyang temperature control up to 250 degree. Plus, meron siyang ilaw. So, kita mo, ayan yung beans mo umiikot. You have a view of what's happening inside. Kasi guys, yung umiikot, minsan talaga natigil yan siya. So, may tendency na masunog yung beans nyo kapag hindi nyo alam na tumigil. At least ito, makikita nyo. And then, kapag narinig nyo na parang nawala na yung sounds ng pag-ikot. Ayan, nakita nyo, muusok-usok. Kasi sobrang init niya talaga, guys. So, for those who want to try to roast, make sure na may papatungan lang yung turbo broiler kasi mainit yon. So, baka masunog yung surface ng pagpapatungan nyo. And then, gamit kayo ng hand protection para hindi kayo mapasok. Kaya colander yung ginamit ko para makapasok, labas pa rin yung init. Then, mamaya tututukan ko ng electric fan yan to stop it from cooking. So, guys, ayan, no. Still cooking kasi marinig nyo pa rin yung second crack niya. Just cooling it down at saka tinatanggal ko nga yung mga sapal or yung balat na natanggal during the roasting process. Balat pa yung nakikita nyo to. Yan, balat to. Ganyan talaga. Store ko muna siya sa kahit hindi airtight. Basta cold dark place to degas at least for 2 days. Then transfer ko siya sa airtight na may valve. So, ito na guys. After 7 days, gumawa ako ng drip coffee para matikman na natin tong kape na to. Yung ginamit kong ground coffee is 15 grams as medium coarse lang siya. Just add water at least 200 to 250 unti-unti for 3 to 4 minutes. Yan, kung gusto nyong matikman to, and perfect din ito pang regalo para sa Mother's Day sa ating mga working mom out there, ililink ko na lang sa description box yung aking seller account sa Lazada. And then, if you want to roast your own beans, check the description box below na lang, guys. Salamat!